Hello po sa lahat. Meron po tayong gagawin ngayon or ipapakita. Motherboard naman. Kung paano kung motherboard lang ang binigay sa iyo, kung anong mga voltage na susukatin para malaman na working na yung motherboard. Kasi nga, binigay lang sa akin, board lang. So, wala naman yung TV. Paano ko matitest? O, yun ang ituturo ko. Paano ba magtest ng isang motherboard? Kung paano malalaman ng isang technician na baguhan yung mga voltage na chine-check up na pwede nang sabihin na, okay, working na yung binigay mong board sa akin na pina-check mo. So, yun ang malalaman ninyo. So, bago ang lahat, siyempre, shoutout muna tayo. Mga nagpapa-shoutout dito sa last video ko eh. Sa, ano ba yung video kong ito? Yung LED TV One Blink Red Repair. Yan. Si Sir ang unang nag-comment. Si Sir Ajong Tech. Yan, si Scheider Electronics. Sabi niya sa akin, kasi napanood niya yung ESR ko, yung pointer master ang sira. So, siguro nga, yung binigay sa akin, sira yung pointer. Kaya, siyempre, sila yung expert yan sa ESR. Sila ERC Tech, si Baby Master, yan. Yun nga ako bibili sa kanila. Tricks and Fix Repair, yan, mga nagko-comment. Erwin Jimenez. Yan, fix and review. Salamat sa pagbisita. Bong Electronics, laging present si Bong Electronics. Mabuhay ka po. Yan, si Baby Master. Ito yung may ESR. Sir, dyan ako bibili sa'yo. Scheider Electronics ulit. Ayan, Alvin Atilano. Yan, laging nanonood sa akin to. Rolex Repair. Nick Lusada. Apelenario Argente. Yan, Alex Sir. Alex Bautista. Yan, laging sumusuporta sa atin. Puntahan nyo yan si Sir Alex Bautista. Yan, si West Jojo Tech. West Jojo Tech, yan. Hindi ko pa nagawan to ng ano eh. Nag-promise ako nagawan ko to ng matinding intro, pero tsaka na. Naano ko si West Jojo Tech nung naghahanap ako ng ano, may i-re-repair akong washing machine. Yung spinner. Nahanapan ko sa kanya. Kaya na-repair ko, naging pera agad. Yan. Si Alan Espinosa, ayan. The Seeker. King Gerald Mulato. Basic Bob, yan, may shop ito. Mga magagaling to. Dante Beriber. Yan. Maraming salamat. Si Serge, laging ano, nanonood to si Sir Serge Tech. Puntahan niyo yung mga ano nila. Marami kayong makukuha. Kasi pag pinagsama-sama niyo yung mga napapanood niyo, mas magaling na kayo sa amin. Mas madaming napupulot na idea, mas magaling ka, syempre. Ganoon naman ang electronics, hindi nawawala. So ito na, umpisahan na natin. Mag-check tayo ng diode. So, ang kuha natin, ilagay natin sa diode. Yung red, lalagay natin dito. Mag-ano lang ako ng isa. Pare-parehas lang yan lahat. Wala nang pagkakaiba. Ayan o, so 0.5. Pag low speed na diode, 0.5 ang ma-check natin. Lahat yan, ganun. Yung makikita nyo slash, yung red, doon sa digital ha, kasi pag sa analog, baliktad naman ang pag nakikita mong magde-deflect. So, okay naman siya, okay naman to, okay naman yun. So, pag nilalagyan ko ng fuse, nagpipuse pa rin siya. So, nakakapagtaka. So, ang ginawa ko, inalis ko yung MOSFET. MOSFET kasi, gusto kong i-check. Dahil bakit nagpipuse pa rin eh, okay naman yung mga diode sa primary. Basta wag nyo munang pakialaman yung sa secondary. So, nung chinek ko yung MOSFET, okay naman.
So, binalik ko, nag-fuse pa rin siya. So, inalis ko yung kasama niyang hinat-air ko yung driver ng MOSFET. Ito. Ito po. So, inalis ko yan. Hinang ko. Nung sinaksak ko, nag-fuse pa rin siya. So, parang bakit nga eh. Wala na ata itong ano na to. Lalagyan ko sana ng 4 wires eh. Pero bakit nag-fuse pa rin? So, pumunta na ako dito sa secondary. Ito, yan, yan o. Napansin nyo, itinaas ko na to. Tinaas ko tong diode to. Fast diode naman to. Pag chinek up natin yung diode. Dahil to parang transistor lang siya, pero diode siya. Mas mababa ang mas susukat dito. So, kaya ko hinang kasi hindi ko siya matest ng ano eh. Ayan, oh. Parang short siya, short. So, para makita ko, hinang ko, chinek ko. Okay naman to lahat. So, bakit kaya? Sabi ko. Wala namang short yung ano, yung dito. Oh, ayan, oh, nawawala, diba? Nagiging ano siya, 0.5. So, feeling ko, sira na ito talaga ng motherboard. So, parang, ano, ang mistake ko dito, ang mistake ng mga technician kasi, na-underestimate ko yung power supply. So, parang, dito nyo makukuha rin na dapat step by step talaga. Ang hindi ko na lang chinek up, alam nyo ba kung hindi ko lang chinek up talaga? Ito. Ito ang hindi ko lang chinek up. Kasi hindi naman nasisira talaga. Ito. Ito siya. Ito actually siya yung sira. Ito yung sira. Ayan. Kung titignan natin sa likod. Yun lang hindi ko chinek up talaga. Na-check up ko na lahat yan ha. Lahat. kasi ang technician talagang dito naman talaga mag-check up eh. Hindi nila chine-check up yung eto. Kasi hindi naman nasisira to. Ngayon lang ako naka-encounter na nasira siya. Ayan. So, pinalitan natin to. Na-check ko na lahat. Ayun pala. Andun lang sa tabi ko yung sira. Ito. Si EMC. Bali, ang gamit naman nito para maalis yung mga disturbance na electromagnetic. Kumbaga, from AC, madumi yan eh. Eh, pampalinis ito. Kumbaga, para hindi siya mag... pag wala kasi ito, maraming, ano, yung electromagnetic. So, siya ang nag-aalis. Ngayon, wire lang naman to eh. So, nung chinek up ko, nung inalis ko, kasi siya na lang talagang hindi ko naalis eh. Sabi ko, alisin ko nga ito. So, kung titignan mo, kwan lang siya eh. Yung beep po, diba? Yan siya. Yung beep. Ayan, sa kabila naman. Kasi line lang eh, parang pinapadaan lang siya sa ferrite. Ngayon, nung tines ko dito, ba't ako may natitest? Sabi ko, ayan. So, nilagay ko sa... ohms. Sa ohms tayo, ah. Ayan, oh, meron siya, oh. Oh, meron siya. So, dapat wala. Kasi coil lang na, ano, eh. So, may sira na siya. Yun lang. Ayan. So, nung pinilitan ko, naglagay ako ng fuse. Hindi na siya na-fuse. Hindi na siya na-fuse. So, bago tayo pumunta sa diode, ang ako rin, may natutunan din ako, step by step, from AC, punta tayo ng filter, i-check natin lahat ng dadaanan niya, yung dalawa. Hindi yung, ano, from AC, yung dadaanan niyang dalawa, eto, from fuse, punta tayo doon, ayan. So, chinek ko na lahat dito. Nakahango. Talagang parang nag-build ako ng ano eh. Ng power supply.
inalis ko yung mga pinagahang ko lahat. Yun pala, andun. Kaya ako naman, hindi chinek up yun. Kasi may nasusukat ako rito eh. Kaya lang after 3 seconds or 5 seconds, nagpipuse. So, tapos na tayo yan. So, ang kwan ko dito, paano ba natin malalaman? Dahil ito lang binigay sa akin. So, ano ba ang naano natin dito? Yung na-learn natin, na-learn ko. At swerte nyo nga dahil minsan, kailangan nyo rin i-check ito. Hindi lang yung diode, capacitor, yung mga barsistor, yan, di ba? Yung mga MOSFET. Yun pala, dapat din i-check ito. Kahit na hindi nasisira. So, dalawa ang matututunan niyo sa akin, yung paggawa ng power supply sa 2N1. Tapos, kung binigay sa inyo, motherboard lang, wala naman yung TV, paano nyo malalaman na working na siya? So, nagawa na natin yung power supply. Okay na, so isaksak natin. Ituturo ko sa inyo. Yan, so isaksak na natin. Yan, so hindi na siya nag-fuse, oh. Dati naririnig ko pag sinaksak ko. So ituturo ko sa inyo kung paano malalaman isang board na binigay lang sa inyo, board lang, paano ba natin malalaman na working na siya. Siyempre pagdating sa TV, pag may ibang sakit pa ayaw, nasa panel na yon, nasa tikon na yon, wala na dito sa motherboard. So, ilagay natin sa DC. So, ano bang tinitignan natin dito? Dahan-dahan-dahan kasi nanakasaksak na siya. Ayan. So, daming saksakan, no? Titignan nyo lang. Mga output lang naman titignan nyo, eh. So, dito. Check natin, oh. Ayan. Check natin na nagawa ko na yung power supply. So, yung negative. Lagi kong sinasabi, ang negative ng primary, iba ang negative sa secondary. So, hindi mo pwedeng yung ground. Kanyari, oh, check natin. Saan ba yung ground nito? Ayan. Yung ground ng primary, check mo sa secondary. Hindi pwede. Wala, oh. Diba? Ganun din sa negative ng primary, ay ng secondary, check mo ng doon. Sa primary, hindi pwede, wala. Hindi, walang connection. So, dito. Ano, okay na, oh. May 338. So, okay na yung primary natin. Sa secondary na tayo, ayan na siya, oh. May 12 volts na, oh. May 12 volts na siya. May 30 volts na rin para sa backlight. So, wala na tayong problema dyan. Ang next natin gagawin, para malaman nyo kung bago nyo ibigay yung motherboard na gumagana na. So, hanapin nyo yung output. Ito yung output. So, magtingin tayo ulit ng mga nakasulat. So, wala namang, kung titignan natin, wala namang mga voltahe. Hindi natin alam yan, di ba? Hindi natin alam to. So, pag wala kang nakita rito at walang nakasulat, baliktarin natin. Baka meron. Dahan-dahan lang tayo. Na yun nga, meron. Oh. So, dito tayo. Baliktarin natin. Yan. So, dito, ito yung papunta ng panel. Eh, oh. BCC, ground. Ayan, oh, yung mga negative. Yung mga, kwan na to, mga signal. Mga signal na to. Oh. So, papunta to sa panel, sa tikon. So, wag tayo dyan. Dito tayo sa 5 volts. 5 volts, 3.3. Ito lagi ang hinahanap po sa akin, ha. Ewan ko yung ibang kuan, pero sa akin kasi pag nagbubukas ako ng laptop, nilalabas ko talaga yung motherboard. Yun lang talaga. Kaya nalalaman ko na siya kung working na siya o hindi. Pwede rin natin i-apply dito sa board ng TV. So yung negative natin, lagay natin sa ground. Ito ay yung ground ng secondary. Huwag mo nang pakiraman yung hot. Ayan o. May hot siya, may cold. Huwag mong pakiraman. Huwag mong hawakan yan. Dito lang tayo sa... Ito kasing
ito, yung papunta sa ano to eh, sa pipindutan ng TV, yung power, channel, volume, di ba? Ito yung IR niya pa, oh. Papunta yan doon. Yung sa may remote control. Ayan, so ititest natin, negative, tapos positive. Oh, meron na siyang 5 volts. Di ba? Bakit nagkaroon ng 5 volts yan? Kasi talagang dapat merong voltaheng lumalabas na 5 volts. Kasi siya yung magsasabi pag pinindot mo nga naman yung remote control. Ayan o, 3.3 nakalagay o. 3.3, yan yung mga kahit na hindi pa nakaon ng TV, meron na yan. Meron na yung mga voltage na yan. Hindi pwedeng mawala yan. O, so nakita nyo, merong 5 volts, merong 3.3. So, ibig sabihin, working na tong motherboard ng TV. So, anong next natin gagawin? Para mas masabi nyo dun sa may-ari. Siyempre, medyo technician na rin yun kasi nag-umpisa nga lang kasi siyempre. So, from 5 volts, ikon natin to, no? Yung next na titignan nyo, ito, mga to. Hanapin nyo yung IC na pinaka-main natin. Ayan, no, hindi umiinit ba? Oh, so wala, no. Huwag niyong hawakan yung ano, ha, yung primary, makakuryente kayo dito, pwede niyong hawak-hawakan. So wala namang umiinit. So ayos. Yung ground natin, lagay niyo rito. Mag-check kayo dito sa mga malalapit dito sa IC. Kung baga, ito yung Malacanang, sa layman's term, lagi akong nagaganon, pero ito yung MCU. Sa advanced na pagsabi, MCU or processor, ito yung pinakaulo ng motherboard. Yung katabi niya, mostly memory. Yan, memory ito. Ito yung BIOS naman sa PC, sa computer. So, mag-check tayo ngayon. Meron siyang 3.3. So, ayos, no? Meron siyang 3.3. Pag nakasukat ka ng 3.3, eto, pupunta yan dito sa may MCU. Ngayon, yung 3.3 na yan, meron pang voltahe yan. Ayan, 5 volts, gagawin niyang 3.3. So, okay na. Okay na yan. Yun lang ang mga titignan natin. Yung 5 volts, 3.3. Titignan nyo to, kung pumunta rito sa regulator, pupunta yan sa MCU. Ayan, so, okay na. So, pwede nating ibigay sa nagsisimulang technician. So, paano ba ang may bibigay kong ano rito? Kung paano nyo malalaman ang motherboard na wala yung TV na nag-work na siya. May 5 volts, may 3.3. Ito naman, huwag natin kaligtaan yung step by step. Yan. Huwag lang yung diode, huwag lang yung capacitor. Check din natin yung mga parts lahat dito. Para ayos. So, sana may naano kayo, may natutunan kayo. Naintindihan nyo ba? Naintindihan ko naman. Ma-comment nyo na lang, sasagutin ko na lang yung mga tanong nyo. Basta ang gusto kong ipaano sa inyo, paano ba ang mag-test ng voltage na wala yung TV? Kumbaga, binigay lang sa inyo, motherboard. Ayan, oh. So, binigay ko na sa inyo. Dapat may lumalabas na 5 volts, 3.3. Yun lang. Kahit sa laptop, dapat may 5 volts, may 3.3. Isipin nyo, 19 volts yung lumuloob. Pero ang hinahanap natin, 5 volts, 3.3. Yun lang. Yun ang sikreto sa laptop. So, alisin na natin. Asan na ba yung magic? Ano ko? Paano ko? Yan. So, wala na siya. Anong bultahe, pwede na yung ano, talisin ko na lang to. So, ibigay na natin sa kanya. So, maraming salamat po sa next video natin. Mag-iisip pa tayo ng ibang ano, ibang gagawin. Kasi gusto ko sanang ano, pag may nire-repair ako, naiiya naman akong mag-video. Wala rin kasi akong kasama. Pag nagre-repair ako, home service, sana yun. Sana maganda para actual eh, pero pinapauwi na lang, doon na lang ako gagawa ng video. Maraming salamat po, Auntie.